Union practice sa COA, ang resident auditor ay kadalasan tumatagal sa isang government agency na kanyang ino-audit sa loob ng 3 hanggang 4 na taon. Pero ang COA resident auditor para sa AFP ay kasama nila ng yatang at least 12 years. At ang sabi niya, wala siyang nakitang irregular or suspicious sa loob ng 12 taon. Taliwas ito sa nadiskubre ng state auditor na si Heidi Mendoza na inilagay ng COA para maging miyembro ng special COA Ombudsman Team investigating the military expenditures. At hindi lang yan, mukhang hindi na ipinasumite kay Mendoza ang kanyang report. Total daw, wala na si Ombudsman Marcelo na siyang humilingin, na siyang humiling na makabilang siya sa investigasyon. At nang ituloy ni Mendoza ang pagsumite sa report, misto lang nilaglag si Mendoza ng COA. Paano? Doon nang nagtestigo siya sa Sandigan Bayan, nagpakita ang mga abogado ni General Carlos Garcia ng liham mula sa nuoy COA chairman na si Jem Carage na nagsasabing hindi raw otorisado ng COA ang report ni Mendoza. Wow! Okay, so hindi ba nakakadismaya yan? Mga pangyayari na yan? Parang wala na talagang pag-asa ang Pilipinas, hindi ba? Sandali lang. Actually, there has never been more hope than now that things can change for the better in the future. Ano ang mga dahilan para hindi tayo mawala ng pag-asa? Well, look at the confluence of events. Una, tayo, yung sambayanan, nabasa natin sa dyaryo, pinanood natin sa telebisyon, nakita natin ang mga katiwalaan na galap sa bansa at galit na galit talaga tayo. Gusto talaga natin ang pagbabago, hindi po ba? Kaya nang ginawa ni Heidi Mendoza, lumabas lang siya nung nakita niya, napanood niya na sinasabi ng tao ng ombudsman na mahina daw ang kaso laban kay Garcia. Nagalit siya. She decided it was time to take a stand. Sinabi pa niya noon, di ba, na handa siyang maglakad ng nakahubad kapag na-dismiss ang kaso laban kay Garcia. So, we too, I think, are ready to take a stand after what we saw. Pangalawa, si Pinoy, walang bahid na korupsyon, at ine-enjoy niya ang trust and confidence ng taong bayan. So, he is in a very strong position to do what he wants with regard to the corruption. Pangatlo, golden opportunity na ito niya na mag-appoint para sa 2 magbabakanting position o bakante na position sa COA, 2 commissioner positions, so he can bring in the best of the best. Sa akin lang naman, bakit pa siya lalayo? Nariyan na si Heidi Mendoza, 22 years yata siyang professional sa COA at no bahid of corruption and excellent performance. At sapagkat galit na galit na nga mga tao, panahon na rin. Golden opportunity para umusad ang impeachment proceedings laban sa ombudsman na nang magkakaalaman na talaga kung karapat dapat pa siya sa kanyang pwesto o hindi. Because if they don't do it now, she's going to be there up to 2013. Actually, sa aking bilang, mga kapuso, makaka-strike 3 na itong si ombudsman. Naka-strike 3 na siya. Bakit? Strike 1, yung Abalos-Comelec case, hindi ba? Strike 2, yung DPWH World Bank case. And strike 3, itong plea bargain kay Garcia. Sa kabuuan, kung gusto ni Pinoy na ma-improve ang performance ng COA at ombudsman sa paglaban sa korupsyon, ito na ang tamang pagkakataon. Tandaan, maging mapanuri, kilatisin ang mga issue. Ako po si Winnie Monsod on cue.